ba na nagplant ng ganyang mga uniform dyan para magkaroon ng mas marami pang ammunition yung anti-China. So yun yung unang possibility. Ikalawang possibility dyan yung sinasabi ng AFP. Which is na ginagamit yan ang scam. No? But again, medyo questionable sa akin yung ano na yun, yung haka-haka na yun or yung assumption na yan kasi that's mangit ko nga kanina na kung ikaw yung mag-i-scam ng taga mainland China, ba dapat eh maganda yung pagkaka ano mo, yung pagkaka execute mo ng scam mo, di ba? So, ibig sabihin, pati sa uniforme kailangan tugma, di ba? Eh alam naman natin sa China, di ba, na talagang they know kung anong itsura ng kanilang kasundaluhan kasi nasa propaganda yan eh, nasa TV, di ba, kung pumunta ka usaan-saan. They know how the uniform looks like. And makikita ka may screaming eagle na patch diyan, di ba? So ano, questionable na kagad 'yon. Ikatlong posibleng motibo dito, no, is talagang meron lang na empleyado ng Pogo na civilian na mahilig lang siya mag-ulekta or mahilig siya magsuot ng ganyang uniform. So ikatlong possibility, talagang plain civilian lang, no? Sininyo ba yan? Empleyado na ba siya ng Pogo ngayon? Ang hilig magsuot ng uniforme eh. Hindi, ako nagtatanong lang. Si Ninyo po ba yan, sir? Kasi yung meron akong kilala, ang pangalan niya, Ninyo. Hindi ko na lang sasabihin yung apelido. Ang hiling magsuot ng may uniforme, may logo ng pulis. Siya ba yan? Oh, wow. Oh, ayun, oh. Grabe si Jay Guevara, lupit ha. Oh, sabi niya, at least ako may ebidensya na bayaran kayo. Oh, sila ba may ebidensya na scammer ako? Hindi scammer rin si Jay Guevara. Malakas kumain. Oo. Babaero. Ano nun ba yung jowa mo, asawa mo? Kung hindi nanonood, oo ako eh. Kung hindi siya na, kung nanonood siya, hindi ako. Sasabihin ko hindi. Alam naman natin sa Pilipinas, meron din tayong mga kababayan na may mga uniform na naitatago. Halimbawa, kung ikaw ay dating nag-ROTC, halimbawa, o kaya ikaw ay dati kang, o kaya ikaw ay reservist, mayroon kang naitatagong uniform, o kaya talagang mahilig ka lang magsuot ng camouflage, di ba? So may ganyan. Although pinagbabawal yan kasi alam ko may batas dyan na nagbabawal. Oo, kaya lang matigas talaga ulo ng ibang mga Pilipino tulad ni Ninyo. Pinagbabawal na nga yan eh. Suot pa talaga, meron pa siyang team leader. Oh, putang ina. Team leader. Shit. Asan yung team mo? Wala. Meron nga pala siyang team. Yun nga pala ang mga nire-recruit niya. Yun ang team niya. Sa pagsusuot ng mga army uniform, kasi parang ano yan, parang panloloko rin yan, di ba? May lalakad ka, kala sundalo ka. So may mga possibility diyan, pero at the end of the day, the damage has been done. Tama. Kasi nga, kaya nga naglabas ng statement eh, 'di ba? Ang ating otoridad, sinasabi nila na kasi akala ng ating mga kababayan i-invade na tayo, eh hindi po, ginagamit po ito sa pang-scam. Nako. So talagang nagda-damage control sila sa ngayon based nga sa mga nangyari kahapon. At ang nakakabahala dito, Boss Dada. Ano 'yon? Sige. Yung ating mainstream media na dapat sila nag-imbestiga nito. Oo. Dapat ang ginawa nila dito is they have done verification. Wala, bobo na mga mainstream ngayon. Dapat ginawa nila dyan, diligence, diba? Talagang chinek nila. Eh, kagaya ko pang simpleng mamamayan na nandito sa Canada na nakadiscover na, wait, teka muna, bakit may patch ng 101st Airborne Division dun sa uniform ng PLA? Na walang ganun. Alam mo, Doc, itong katotohanan, yung mga media natin ngayon, para na rin po silang mga jukebox. Kung ano yung inihulog, yun lang yung ikakanta nila. Wala na sila ngayon yung investigative journalism, wala na. Yung talaga magre-research, wala na. Nawala na yung mga ganun. Ngayon talaga, kung ano yung sabihin sa kanila, yun lang, hanggang dun lang sila. Hindi na sila pwedeng umalis doon sa kwento na yon. Kung hindi, mayayari sila. Oh, bihira. Gusto mo ba matulad sa SMNI, Doc? Hindi, di ba? Ako naintindihan ko ito mga media na to eh. Kaya ganyan niya mga pipi na. Eh, tatanungin lang sa kanila, gusto mo ba maging SMNI?
Gusto mo ba yan ng kapalaran mo? Ha? Kahit may prangkisa ka, anytime, talagang pwede namin kunin yung prangkisa nyo. Ganyan, ganyan no eh. O, eh syempre, tala na, tahimik na ho yan. Kaya magtatanga-tangahan na lang po yung mga yan. Daw ng China. So pati ngayon mga politicians natin, ano, may mga ilang-ilang senador, halimbawa, may mga congressman na except nagsalita na napapaniwala sila na baka national security threat ito. Which in turn, based sa sinasabi ng AFP, eh, hindi na. So, and again ha, ito yung mga ganitong klaseng balita, no, lalong-lalo sa sitwasyon natin ngayon na tensyonado po tayo. At mayroong mga ganitong ulat, may mga ganitong lumalabas na mga kagaya yung uniform na yan, ano, yung mga klaseng pangyayari, nakakadagdag po yan sa tensyon. At hindi po yan nakakatulong sa ating bansa sa ngayon. Marami pong dapat na pagtuunan ng pansin, no, ang ating gobyerno, lalong-lalo ng ekonomiya. This is one of the last things that they should be worrying about. Ito problema ko dito. Correct si sir. Pero dito mo makukonfirm kung bakit sa tingin ko may problema talaga. Alam niyo kung bakit? Tandaan niyo sino makikinabang dito, Amerika. Diretso na tayo. Sa sigalot ng Pilipinas at China, yung gulo doon, sino makikinabang? Amerika. Eh, banat ba eh? Totoo ba na pinag-aaway ang China at Pilipinas? Kasi yan ang kwento ninyo mga vlogger. Pero sa tingin namin, pinagtatanggol lang naman ng ating mga Navy o Coast Guard ang ating sariling atin. Tandaan ninyo, yung panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganyang problema. Diba? Mangingisda na mismo nagsabi nakakangisda sila noon.